dalawang Pinoy boxing rising stars ang magsasalpukan ngayong Agosto. Yan ay sa pagitan ni na world-rated contender, Silent Assassin, Miguel Fajardo. Ismael Fajardo! Kontra sa angas ng Cebu na si Jean Paul Gabinilas. Para sa bakanting OPBF Light Flyweight title. Nagaganapin dito sa Hoops Dome Arena sa Lapu-Lapu City. Isang nakakapanabik at kinaabangan ng mga Pinoy ang laban na ito dahil ang dalawang to ay paborito ng mga Pinoy boxing fans. Yan ay dahil sa kanilang taglay na skills at power. Kaya inaasahang magbibigay ng magandang laban ang Fajardo versus Gabonilas. Ang 22 anyos na dating OPBF Youth Light Flyweight Champion na mas kilala sa tawag na angas ng Cebu ay may impresibong record na 10 wins, isang talo at 7 sa kanyang mga panalo ay via knockout. Sa 4 na taon bilang pro ay nagbigay ito ng marka sa mga Pilipino dahil sa angking pwersa at husay sa ibabaw ng lona. With white gloves. At ito namang si Angas. And Juan Di Prima looks to be aggressive in this fight. Pumapasok eh, oh! You can feel it from both fighters. Juan Di Prima, I like the idea, but I also like the head he showcased. Not just his power skills, not that, you know? Oh, masiwas eh! Another left over, first count, what a round for both fighters. Everyone here is clapping their hands. Now, eto na. I feel that the angas is being activated. I seeing a smile. Oh, look at that face now. He's very confident. He's gaining confidence. Yeah, but left hook there. And that eyes na talaga yung mata ni Gabonilas pag lumalaki. Humihingi pala ng t-shirt ko sa akin. Hindi ko binibigyan. Sabi ko, pag ninakot, John Paul Gabonilas, magagaling yun eh. Yeah, yung mga tinatalo niya. He's stepping up every time, magagaling talaga. And it's not a pushover. Kaya nga ito, sinasabi ko sa mga nakikinig yun. If he wins this one, talagang itong si John Paul Gabonilas ay talagang isa sa ating boxing prospect na abang-abang. As an energizer. Yung ulo. Buti na lang, magalaw yung ulo ni Gabonilas. Pero again, I like the jabs. Whoosh! Yan ang
For sure, brother. Pacific Youth Light Flyweight Champion, Alastair Cebu! Sapat na nga ba ito para matagumpayan kontra ang mabangis na si Miel Pajardo? Kamakailan lang ay nag-iwan ng isang hindi malilimutang knockout win sa Thailand. Mantakin yung kinailangan lamang ni Miel Pajardo ng 10 segundo para tapusin ang Thailander sa harap ng kababayan nito sa dinayuhang bansa. Naging questionable pa nga ang official time. At mas naging mahaba pa nga ang paglakad nila patungo ibabaw ng lona at ang pagtawag na kanilang mga pangalan. Isang rank contender si Miel Pajardo at kasalukuyang number 5 sa WBA at 7 taon na bilang pro at ilang beses na dumayo sa labas ng bansa. Andiyan ang Dubai, China at Thailand. Ultimo isang undefeated na Argentinian fighter na may kartadang 17 wins at walang katalo-talo ay hindi nakaligtas sa halimaw ng Agusan del Sur na si Miel Pajardo. At dito muling lumabas ng bansa ang ating kababayan para sagupain ang El Avion na si Agustin Mauro Gauto. Sila ay undercard ng exhibition bout ni Maidana kontra Cabrera. Sa unang bahagi ng laban ay naging kalmado ang malaliyon na si Miel Pajardo na tila pinapadama lang si Agustin Gauto. Kaya sa unang round pa lang, tihaya agad ang Argentinian. Nakaligtas man sa unang round, ngunit dito sa susunod, dito na nagpa siya si Fajardo, magpaulan ng nag-aapoy ng mga left hooks. Sa pangalawang pagkakataon, bagsak ulit si Gauto. At dito na nag-isip-isip ng malalim ang referee kung ititigil na ang laban. What's the referee doing? Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove which he missed. And then he was put down. Pajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there. Touches down with the glove again and the referee doesn't see it. That's another knockdown. There's been over 4 knockdowns in this round. It's tremendous action, it really is. It is, it's superb. 1 minute 40. Remaining in round 2. Oh, good shot. Oh. Another big left hand and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees. More an exhaustion than anything else. But the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were there. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here and it's only a matter of time, isn't it? That's it. The referee jumps in and that's a good decision. Ngunit sa pangatlong pagkakataon, wala nang rason na hindi ititigil ang laban. Dito na nagwagi ang silent assassin ng Agusan del Sur na si Miel Pajardo via TKO sa round number 2. Parehong orthodox fighter o kanan ang dalawa na parehong mabilis at may punching power. Kaya hindi dapat palampasin ng mga boxing fans sa Pilipinas ang gantong uri ng laban na masasabing mega fight ng Philippine boxing. Magkakasubukan ang dalawang rising star ng Pinas,
at walang takot na harap sa pinakamagaling kontra sa pinakamagaling sa kanilang division. Malay kaya ang angas ng Cebu na si John Paul Gavinillas o ang Road Warrior na si Miel Silent Assassin Fajardo? Yan ang ating aabangan ngayong August 15. Kung nagustuhan niyo po ang video, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe po sa ating channel. Salamat po.